This is a regrettable incident, sir, na hindi dapat po ito nag-kumalat po sa social media kung ito po ay kuha ng isang yung ating mga police responders po. Kumakalat na trigger video sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez, hindi kinaya ng netizens. Masyadong alarming ang video na kumakalat kaugnay sa pagpanaw ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Nakakakilabot ang mga nangyari, kumbaga. Hindi naawa ang nag-upload. Walang paggalang kung sino man ang nagkalat ng video, habang iniimbestigahan ng mga pulis. Hindi rin nila kinaya, lalo na at mahaba ang nasabing video. By this time, ay na-cremate na si Lolo Sir, ang sikat na character ng veteran actor sa seryeng Too Good To Be True. At andun sa wake sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, na mga bida sa nasabing series. Pero hindi sila magkasama sa picture. Habang sinusulat namin ito ay wala pang bagong post si Jano Gibbs tungkol sa pagpanaw ng ama. Pero nang hihingi ng tulong sa NBI, ang manager ng mahusay na aktor na si Jemela Santos. Stop this. Do I have a friend from NBI? Please help. Ayon sa manager, nakaka-attach dito ang isang post na, magtutuos tayo pagkatapos ko magluksa. Why people can be so cruel? I can't believe it. Ano, para makascoop kayo? Para mag-trending kayo? How can you be so low? Mga walang respeto. A good and a brilliant man like him doesn't deserve this. This is a regrettable incident, sir, na hindi dapat po ito nag-kumalat po sa social media kung ito po ay kuha ng isang yung ating mga police responders po for documentation purposes. Wala sana pong naging problema, but since kumalat po ito ay ongoing po yung investigation po ng QCPD. Kausap ko po kanina si District Director at nirelieve na po niya yung first responders at kanyang station commander. Samantala, dinid mo ng ilang netizens ang pakiusap ng pamilya at malalapit na kaibigan ni Ronaldo Valdez, na bigyan muna sila ng privacy habang nagluluksa. Inunahan na ng anak ng premyadong aktor na si Jano Gibbs ang publiko sa kanyang pakiusap, na hayaan muna silang magdalamhati sa isa sa pinakamasakit at pinakamalungkot na bahagi ng kanilang buhay. The family would like to request that you respect our privacy in our grieving moment, ang bahagi ng pahayag ni Jano. Pero maraming ang taga-suporta ni Ronaldo Valdez ang nadismaya at na-offend sa kumakalat na video sa social media na may kaugnayan sa pagkamatay ng veteran actor. Mapapanood sa video ang pagresponde ng mga otoridad sa bahay ni Ronaldo, kung saan makikita ang aktor na nakaupo sa silya na nasa tabi ng kanyang kama. Duguan ang katawan ng aktor na may hawak pang baril sa kanang kamay. Makikita rin sa video ang pag-transfer ng katawan ni Ronaldo sa stretcher, hanggang sa ibaba na siya ng bahay. Hindi malinaw kung saan nagmula ang naturang video, at kung paano ito nakunan, ngunit marami ang nagkomento na baka raw may nakapag-video kay Ronaldo, habang iniimbestigahan ng mga operatiba ng Quezon City Police District o QCPD. Bukod pa ito sa mga taong nag-post sa social media, na hindi naman mga kapamilya pero nagdetalye talaga tungkol sa pagkamatay ni Rob Aldo noong Linggo, December 17. Kasunod nito, nanawagan nga ang mga taong malalapit kay Ronaldo na huwag nang i-share ang nag-leak ng video, bilang pagrespeto sa namayapang aktor at sa nagluluksa niyang pamilya. Nakaburol ngayon ang cremated remains ng veteran actor sa garden suite ng Loyola Memorial Chapels at Crematorium sa Guadalupe, Makati City. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyore Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.